Hi guys, welcome back to my channel and it's 7:30 in the morning here in Saudi Arabia and ikalimang araw ng Ramadan. So kapag Ramadan, alam naman natin na maraming pagod, maraming puyat ang mga katulong sa Middle East or sa mga lugar na nag-celebrate yung kanilang amo ng Ramadan. So gusto ko lang i-share itong video na to kasi lagi ako nakakapanood ng naka-follow kasi ako sa page, sa Facebook page ng OFW, ano ba yun, basta tungkol sa mga nagkatrabaho sa ibang bansa. And lagi ako nakakapanood doon ng mga katulong na minamaltrato, inaabuso, ginugutom, sinisigawan ng amo. So humihingi ng tulong yung katulong. Talagang humihingi sila ng tulong para ma-rescue sila kasi nga may mga katulong na akala mo binili na nila yung katulong kung paano nila tratuhin. Alam mo yun, sigawan nila, akala mo pag-aari na nila. Kaya na-appreciate ko yung ginawa ng amo ko kasi Ramadan ngayon, syempre fasting sila, hindi sila kumakain. So wala silang energy. So kaya ito yung mga panahon na kailangan lang silang tulog or wala silang masyadong ginagawa kasi nga hindi sila kumakain eh. Kaya natatouch ako sa ginawa ng amo ko. Kaya sinishare ko to sa inyo kasi lagi ako nakakapanood ng ganong mga amo na mga salbahe, mga masasamang amo. So gusto ko lang din i-share sa inyo na kung may masamang amo, ay mayroon din namang mapabait na amo. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakaroon ko ng mabait na amo na katulad nila. Hindi naman sila perfect, pero masasabi ko na maswerte ako sa pagkakaroon ng amo na katulad nila. Kasi, di ba, kung paano. Kasi yung mga kahit maliit na bagay, guys, kung na-appreciate ka ng isang tao, ng amo mo, masarap yun sa pakiramdam. Nararamdaman nila yung pagod mo, masarap yun sa pakiramdam. Kasi at least na-appreciate nila yung ginagawa mo eh. Yung maliit na pagsasabi ng thank you, masarap sa pakiramdam yun, di ba? Kasi parang thank you, masarap sa pakiramdam. And lalo itong ginawa ng amo kong babae na parang natouch ako kasi parang trabaho ko to pero ginawa niya. Kaya gusto kong i-share itong video na ito sa inyo para sabihin sa inyo na kung may mga masasamang amo, ay meron ding mababait na amo. And halina't panoorin natin ang aking maliit na video lang to, guys, kasi nga hindi ko masyadong na video pero talaga namang sobrang, itong maliit na video na to, maigsing video na to, ay talagang sobrang nagpasaya sa aking puso kasi ganun kabuti. Nakita ko ang kabutihan ng aking amo sa akin. Look guys, yung madam ko siya naghuhugas ng plato. Sabi ko ako na maghuhugas pero ayaw niya umistop sa paghuhugas, siya na lang daw. Madam ko yan ha, madam ko. Maigsi lang yung video na yun guys, pero sobrang na-touch ako. And alam niyo ba, tinapos niya talaga lahat ng hugasin na yun. Hindi ko na lang napakita sa inyo pero alam niyo kung pwede lang siguro ng videohan ko lahat, ginawa ko kasi tinapos niya talaga hugas. Alam mo, sabi niya sa akin, sabi ko, amo ako na, sabi ko, madam ako na maghuhugas kasi mapapagod ka kasi hindi ka kumain, hindi ka kumakain, hindi, at least ako, oo, pagod ako, sinabi ko sa kanya, oo, pagod ako, pero at least kumakain ako, so nagkakaroon ako ng energy kasi kapag kumakain ako. Alam mo ang sagot niya sa akin, okay lang yan kasi pagod ka, alam kong pagod ka, ikaw nagluluto, ikaw naghuhugas, ikaw naglilinis, pagod ka, kaya tutulungan kita. Di ba parang amo yun na magsasabi sa'yo ng ganun, parang di ba masarap sa pakiramdam yun, kaya na kumbaga na-appreciate ka nila, nararamdaman nila yung pagod mo. So masarap sa pakiramdam. At sinabi din niya sa akin na, eh mamaya kakain naman ako eh. Tapos pagkatapos ko kumain, matutulog ako. O, di okay na. Sabi niya sa akin, nasagot ko naman, eh pagkatapos ko mga maglinis dito, magpapahinga din naman, okay lang yun. Sabi niya sa akin. So sobrang talagang nagpapasalamat ako pagkatapos ng hugasan yun. Alam mo, sabi ko, thank you. Sabi niya, welcome. Kasi pagod ka eh. O di ba guys, so sobrang na-touch lang ako doon kaya sinishare ko to sa inyo. And sana sana yung mga katulong din ay makatagpo ng mababait na amo at sana yung mga amo ay lahat ng amo ay katulad ng amo ko, 'di ba? Para mas masaya, walang humihingi ng tulong na i-rescue or ganyan-ganyan, 'di ba? Kasi masarap maging mabuting tao and sana lahat ng amo ganun. And yun lang guys, senior ko lang sa inyo kasi parang kumbaga na-touch ako and natuwa ako dun sa amo ko kaya sinishare ko to sa inyo. Good vibes din and yun lang, gusto kong i-share yung love na sana nga lahat ng amo ay katulad ng amo ko na may mabubuting puso. Thank you guys for watching. God bless. Much love.